Hello Times Community, welcome to the second episode of Sari-saring Queertuhan, a podcast that tackles issues faced by the LGBTQIA+. I'm Bobet Latosa, faculty member of the FEU Department of Communication. And I am Ameerah Milano, faculty member of the Department of Language and Literature and currently the Gender and Development Desk Coordinator. Maganda at makulay na araw, Tams Community! Last episode, we had Ms. D. Agoho to share her coming out story as a trans woman. This episode, laliman pa natin ang diskurso ng mga wins and struggles ng mga kapatid natin sa LGBTQIA+ community, lalo na sa kanilang mga coming out narratives. Tama, Bobet. And to help us understand deeply the phenomenon, we invited in this episode licensed psychometrician and assessment associate at the Child Form Possibility Psychosocial Services, Ms. Rolf Gian Marcos. And take note, Ameerah, graduate din siya ng FEU Psychology at dati ring SAGA member itong si G. Welcome to Sari-saring Queertuhan. Hello Thank po. You for coming over. Thank you din po. Actually, mahal ko talaga yung FEU kasi yung topic, di ba, with Miss D is about coming out. So, hindi ko na-come out kasi din before nung high school ako. So, dito lang ako na-come out sa FEU kasi sobrang inclusive sa atin. Kaya, love na love ko yung school natin, wow. FEU. At align na align dyan, yung magiging first question namin sa'yo. Pasok sa banga, ika nga, no? So, para sa unang katanungan at dahil, syempre tayo ay nagwa-warm up din, no? Mula pa doon sa coming out ni D. What can you say as an expert? Okay, about the coming out story or process of our guest, D. Okay, dun sa naging narrative ni Ms. D about sa kanyang coming out process, yung tumatak sa akin dun yung term niya na childhood trauma. So when you say trauma, it's something that is life-threatening, something meaningless, something that is not predictable, okay? And sa case kasi na to, yung trauma niya is basically na-observe niya. So with our society, with the case of Jennifer Laude being killed just because she was a trans woman, it created a thought sa ating guest, no, na pag trans ka, papatayin ka. Ang next question ko is, kasi merong mga studies na nagsasabi na ang coming out daw is a difficult process. Mm-mm. And therefore, it should not be forced. No? Pero marami tayong naririnig na stories, no, na hindi lang dito sa FEU, maging sa ibang mga ano, sa ibang communities, na merong mga gay people, I'm referring to both men and women, no, coerced yung proseso ng coming out nila, and it has impacts on their lives and this in their confidence, no, in coming out. So, my question is, ano ba yung dapat na ginagawa dito? Bakit hindi siya coerced yung pag-come out? Okay. Bakit hindi ito dapat dinidikta ng ibang tao? Oh, actually, hindi nga lang po yan basta pagdikte. Yung iba dyan, sila pa yung nag-out sa ibang tao. So, that's a different story. And that's also harmful, no? So, ang pag-come out kasi ng isang tao, sometimes it's liberating. And it has different meanings to people. There are people who chooses to come out. There are also people who refuses to come out. Because we have to understand that, yes, we have a commonality. We're all part of the LGBTQIA+ community. But it doesn't mean that we have the same background. We have the same environment. Yeah. So I'd like to also connect this with Ms. D's sharing a while ago na medyo sa bahay, hindi siya comfortable, but with friends, comfortable siya. So we have to understand that people have different contexts, and these contexts have direct influence to us. And when I say direct influence, I'm talking about the family environment. So families can be supportive and sometimes hindi supportive. Ang reality sa ating bansa, kadalasan hindi supportive, no? So ngayon, when you come out, it's a different story what happens after you come out. Yes. So, kumusta yung response ng family ko? Papalayasin ba ako sa bahay nito? Kaya may mga tao na gustuhin man nilang mag-come out, hindi nila ginagawa kasi hindi pa sila handa. Yeah. No? So, may mga tao nagka-come out kasi it means that it's a new chapter. Mm-hmm. No? May mga tao na nagka-come out kasi ito yung paraan nila
to empower who they are. Yes. Pero may mga tao na they want to empower themselves, but the problem is the environment. Mm. They are not ready yet. They are not inclusive and progressive yet with this kind of gender spectrum we have in the community. And siguro gusto ko rin i-connect yung napag-usapan kanina na ang hirap mag-come out pag wala kang napatunayan. Ayan ang isang reality sa Philippines. Pag ginonect po dito yung psychology, meron kasi kaming theory na ang tawag dito is the theory of Carl Rogers. No? It's Carl Rogers has different assumptions when it comes to self-acceptance. Yes. And when we talk about self-acceptance, it's about accepting who you are, including your gender identity. Yeah. But the problem in the society is that may tinatawag tayong conditions of worth. Ano ba tong conditions of worth? Tatanggapin lang kita, pero dapat may napatunayan ka muna. Mm-hmm. So, ngayon, ang ating LGBTQIA+ community, dagdag pressure sa kanila yun, na parang pag nag-come out ba ako, tapos wala naman akong achievement, pa baka di man ako tanggapin sa bahay. No? Tapos mamaya, yung iba namang cases is nagka-come out sila, no? Mm-hmm. Nagka-come out sila, and then may napatunayan na sila, no? May achievement na sila. Pero after nun kasi, hindi pa rin nila na-feel yung true acceptance ng family. Eh. Kasi ang tinanggap ng family yung achievement mo, hindi naman yung ikaw eh. Hindi naman yung sarili mo eh. So that's actually a very, very sad reality among our community na yung acceptance sa'yo is something conditional. So ngayon, siguro isang repercussion nga rin since we're talking about coming out. Yung coming out kasi we don't know what's gonna happen after. And sad reality, if the environment is not affirmative enough, they are prone to experience mental health conditions. Mm-hmm. No? Kasi ang LGBT, iniisip nila ano yung consequence ng mangyayari, ano yung consequence ng gagawin kong pag-come out. Pero sa straight individuals, wala pong come out na nangyayari. Yes. Wala pong coming out na nangyayari. So, dagdag stressor po sa amin yun. No? So, kaya ang well-being ng LGBT, sobrang prone yan sa iba't ibang psychological conditions kasi andyan yung fear mo na ma-reject ka ng mga tao. At ang rejection, mabigat na kalaban yan. Kasi ang rejection ng ibang tao, minsan, nagli-lead sa self-rejection. Nagkaroon ka ba ng mga instances or isang experience na merong lumapit sa'yo tapos confused siya? Siguro, paliwanag ko po muna yung sa term na questioning. Ano? So, pag questioning, you're not sure. You're still exploring. Yeah. That's why it's important to have safe spaces. No? Kasi, we cannot expect people na by this age, they already know who they are. Even nga tayo, ilang taon na ba tayo, no? Sometimes, nagkakaroon tayo ng thought na, parang gusto ko may iba yung career ko. Yes. Parang same din yan with gender identity because you get to know yourself as time goes by. Ang hirap kasi, pag pinag-uusapan yung gender identity, iba siya sa career eh. May mga nag-shift ka ng career. Pero iba yung sa identity. Kasi, actually, una pa lang, kilala mo na yung sarili mo din. May ganun ka na eh. Pero, it's not a matter of, kilala ko na ba yung sarili ko? It's a matter of handa na ba ako sa tunay na mundo? Paliwanag ko lang din po, sa psychology po, may tinatawag tayong identity crisis. So, ano ba itong identity crisis? Ito po ay makikita natin sa theory ni Eric Erickson, psychosocial theory of development. So ngayon, yung identity crisis, not because it's a crisis, it means it's something negative. Yes. No? When you are in crisis, there's a question. And then when there is a question, there is an answer. You seek for an answer. You seek your truth. You seek who you are. So people, especially in the young adolescence period, they seek for that. No? And ito yung importante. Ang identity crisis, hindi lang yan natitigil during your teenage years. Yes. Sometimes it extends kahit adult ka pa. Yeah. No? So ngayon, kaya i-highlight ko ulit yung term na safe space kasi for people that are questioning themselves regardless of their age, you should understand that these people are in the phase of knowing who they are. Hindi ito yung, kunyari, sabi niya, feeling ko parang gay ako. Tapos parang, hindi lipas din yan. Hindi. Acknowledge mo na, it's good that you're exploring who you are. Yeah. So, if you need some help, I'm here. Or you can ask, in what way can I help you with this? Ganyan. So whatever it is, kung meron kang concern, I'm here, we can talk about that. Ganun. I do that in practice as a person. Ano pang dapat gawin ng isang pamilya na merong traditional values para matulungan yung isang taong nagnanais na mag-come out? Sa mga pag-aaral kasi natin, ang isang factor na tinitignan natin kapag pinag-uusapan yung acceptance sa bahay would be the cultural values nga po. At ang isang values na kilala ang mga
Filipino is the religiosity, you know? So ngayon, may mga pag-aaral na nagsasabi na pag mataas ang iyong religious beliefs, no, if you are a believer talaga, nag-lead ito, may mga cases na nakocorrelate ito sa homo-negative beliefs and attitudes, no? Pero don't get me wrong, may mga pagkakataon naman po na ang tao ay religious, pero they are very affirming. Kung hindi ka nga ready mag-come out sa iyong family, kahit wag na muna, no? Yes. Kasi ang daming ano yun, ang daming mga repercussions, mapalis ka sa bahay niyo. No, so minsan kasi kahit sabihin mong mag-sit down, usapan kayo ng iyong parents, pero hindi natin kasi ma-assure na may intindihan kanila agad-agad eh, no? So siguro also sa ating mga LGBTQIA+ community na nag-iisip na mag-come out, maganda rin na yun nga ma-itignan niyo, i-weighin niyo ano yung benefits nito para sa inyo, ano yung posibleng consequence, handa ka na ba sa consequence? And then, also, kung magkakaroon ng hindi magandang reaction ng ating mga magulang, mahirap yun tanggapin, naintindihan natin yun, pero maganda rin na i-remind natin yung sarili natin na yung acceptance sa isang phase, ito ay hindi ito agad-agad maibibigay sa atin, pero maganda na matyaga natin, ma-educate yung ating mga magulang na ang pagiging parte ng community ay hindi naman po ito dapat ikahiya sa mga tao. Ito po ay natural lamang po na, na identity, ito po ay part ng spectrum. Ito naman po, ako pa rin naman po yung anak niyo, wala naman po nagbago sa akin, mga ganyan. No? Kasi ang mga parents naman natin, although hindi ko ma-generalize, no? Kasi iba-iba nga po ang ating pananaw, no? Pero may mga parents na naiintindihan nila. Pero may mga cases po kasi na ang mga magulang, kaya ang gusto nila, yung anak nila, is dapat yung ano nila, kumbaga, yung tindig nila, dapat matikas pag lalaki. It's not because they do not accept their kids, but because of their fear na yung anak nila is makutya. No? Pero I think ang magandang strategy naman doon na gawin ng mga parents naman, no, is to not restrict their child na dapat matigas ka, dapat sobrang babae ka, pwede mahalata na lesbian ka. Mm. Hindi ganun. Instead, pag ang anak mo, in-out yung sarili niya, andun ka to support siya. Hindi yung, hindi yung parang i-restrict mo yung bata, eh, mangyari dyan, lalo ka pang ano, naka-apekto dun sa bata in a negative way. That was a very insightful conversation with G, don't you think, Ameerah? Marami tayong natutunan for sure. I could not agree more, Bobet. Thank you, G, for spending your time with us and productively this afternoon. Maraming salamat. Thank you din po. Thank you so much for coming over. Thank you, Tams community, for listening to our Sari-Sari Queertuhan Episode 2. Watch out for our next episode, which highlights legal battles and small wins of the LGBTQIA+ community. Once again, I am Ameerah Milano. And I am Bobet Latosa. And this is Sari-saring Queertuhan!